Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? At again, ito naman ay si Aliana maghahatid sa inyo ng mga kaalaman kaugnay sa Aralin 4, Quarter 1, Module number 3 sa Filipino 10. Ito ay isa pa rin sanaysay na pinamagatang ang Ningning at ang Liwanag ni Emilio Jacinto. So ito po ay gabay para sa inyong pag-unawa sa isang malalim na pagpapakahulugan ng sanaysay na ang Ningning at ang Liwanag. At habang kayo ay nakikinig, ay alamin ninyo ang mga kasagutan sa mga susunod na gabay na tanong. Number 1, ano ang pangunahing kaisipan ng sanaysay na binasa o nang napakinggan ninyong sanaysay? Number 2, isa-isahin ang pagkakaiba ng Ningning at ng Liwanag. Number 3, tukuyin ang mga pangyayaring binanggit ng may akda tungkol sa kalagayang panlipunan noong panahon na isinulat niya ito. Ayan. Number 4, batay sa nilalaman ng sanaysay, ano ang layunin ni Jacinto sa pagkakasulat nito? And then, so ngayon ay ating aalamin ang nilalaman ng sanaysay na ito. Watch this! Watch this! Ang Ningning at ang Liwanag. Ang Ningning ay nakakasilaw at nakakasira sa paningin. Ang Liwanag ay kinakailangan ng mata upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay. Ang bubog, kung tinatamaan ng nag-aapoy ng sikat ang araw, ay nagniningning. Ngunit, sumusugat sa kamay ng nagaganyak na dumampot. Ning ay malaya. Ating hanapin ang liwanag. Tayo'y huwag mabighani sa ningning. Sa katunayan ng masamang kaugalian, nagdaraan ang isa-isang karwahing maniningning na hinihila ng kabayong matulin. Tayo'y magpupugay at ang isa sa loob ay mahal na tao ang nakalulan. Datapway, marahil naman ay isang magnanakaw. Marahil sa isang malalim ang kanyang ipinagtatanghal na kamahalan at mga hiyas na tinataglay na natatago ang isang sukaban. Nagdaraan ang isang maralita na nagkakahirap sa pinapasan. Tayo'y napapangiti at isa sa loob. San kaya ninanakaw? Datapway, maliwanag nating nakikita sa pawis ng kanyang noo at sa hapon ng kanyang katawan na siya'y nabubuhay sa sipag, kapagalang tunay. Ay, at sa ating naging ugali ay lubhang nangapit ang pagsamba sa ningning at pagtakwil sa liwanag. Ito nga ang dahilan kung kaya ang mga loob na inaakay ng kapalaluan at ng kasakiman ay nagpupumilit na lumitaw na maningning. Lalong-lalo na nga ang mga pinuno na pinagkakatiwalaan ng ikinagiginhawa ng kanilang mga sakop at walang ibang nasa kundi ang mamamalagi sa kapangyarihan, sukdang ikainis at ikamatay ng bayan na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Tayo'y magsampalataya sa ningning. Huwag nating pagtakhan ang ibig mabuhay sa dugo ng ating mga ugat at magbalat kayong maningning. Ay, kung ang ating dinudulugan at hinahaina ng puspos na galang ay ang maliwanag, ang magandang asal at matapat na loob, walang magpapaningning pagkat di natin pahahalagahan. At ang mga isip at akalang ano paman ang hindi hihiwalay sa maliwanag na banal na landas ng katwiran. Ang kaliluhan at ang katampalasanan ay humahanap ng ningning upang hindi mapagmalas ng mga matang tumatanghal ang kanilang kapangitan. Ngunit, ang kagalingan at ang pag-ibig na dalisay ay hubad sa ningning, mahinhin at maliwanag na mapatatanaw sa paningin. Ang mahabang panahong lumipas ay labis na nagpapatunay ng katotohanan.
Mapalad ang araw ng liwanag. Ay, ang anak ng bayan, ang kapatid ko, ay matututo kaya na kumuha ng halimbawa at lakas na pinagdadaan ang mga hirap at binatang mga kaapihan? Ito ay mula sa Panitika ng Pilipinas ni na Panganiban at Panganiban 1998. Kung napapansin po ninyo guys, ay napakalalim ng pakahulugan at simbolismo na ginagamit ni Emilio Jacinto sa kanyang sanaysay na ang ningning at ang liwanag. Ito po ay nangangailangan talaga ng malalim na pag-iisip. Bago po yan, atin pong bibigyan ng background or review ang buhay at pagkatao ng author na si Emilio Jacinto. Siya po ay tinaguri ang utak ng katipunan. At siya po, dahil utak, malalaman na natin ang talino niya. At makikita naman talaga yan sa kanyang mga isinusulat. Di po ba guys? At kaya nating tapatan yung katalinuhan na yan. Basta't basahin lang natin ng maigi at subukang intindihin ang bawat mga linya na ibig niyang ipakahulugan doon. Ayan, so, subukan natin. Ang mensahe ng ningning at ng liwanag ay hindi natin maaaring ihiwalay sa mga karanasan ng tao sa kasalukuyan at maging sa kapanahunan ng author na si Emilio Jacinto, sapagkat may mga pagkakataon talaga na ang tao ay nasisilaw sa ningning na dala ng tagumpay. Ngunit minsan ito ay nakakasira sa kanya. It, diba? Halimbawa po, kapag nasa rurok po tayo ng tagumpay, naway ang ningning na iyan ay magiging liwanag sa iba. Magiging blessing po tayo sa iba. Magiging ano po tayo, magiging gift, biyaya po tayo sa iba. Mainam pa rin na sa kabila ng ningning na bumabalot sa ating buhay, ay mahahanap natin ang tunay na liwanag na siyang nagbibigay sa atin ng tunay na saya. Kaya, huwag pasisilaw sa ningning na animo ito ay magbibigay sa atin ng liwanag, sapagkat sa kabila ng hirap at pasakit na dumating sa ating buhay, guys, alalahanin po natin na kailangan po ng tao higit sa ano pa mang bagay ay ang pagpapahalaga niya sa kanyang sarili at kung paano po siya nakikipagkapwa-tao at nagbibigay kahalagahan sa mga tao na nasa kanyang paligid. Yan po ang tunay na liwanag. Yan po ang tunay na ningning na dapat meron tayo sa ating mga puso. So yun lamang po, grade 10. Maraming salamat po. Shout out po sa lahat ng aking mga tagapagsubaybay dyan. Sa mga estudyante ng aking kaibigan, college friend na si Miss Laura Medingding. Hello sa inyo guys. Thank you so much for watching. At hanggang sa susunod, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share, and of course, mag-subscribe sa aking channel para ma-updated kayo sa mga susunod na video ko. Thank you so much!